Good morning, guys. Welcome to our channel. Today is Monday. Kagigising ko lang. Kakahilamos ko lang. May tubig-tubig pa. Today is Monday and medyo maulan. Tanghali na, guys. 10:15 na and kagigising lang namin. Si Pia, nandito sa likod ko. Kagigising din lang. And si Will tsaka si Logan tulog pa. Napagod kasi kami yesterday, Sunday. Saan pa kami nagpunta kahapon? Nag-Eastwood kami kasama yung pamangkin ni Will. Sinama namin. So, tatlong kids, dalawang adults. Napakahirap. So, pagod na pagod kami. Tapos masakit pa yung ulo ko yesterday. Anyway, my name is Mama Ina. You can call me Mama Ina. You can call me Mommy Ina. And welcome dun sa mga bagong pasok po dito sa ating channel. 3 months, 4 months ago, parang 10,000 subscribers lang tayo. Ngayon, we are at already 12,000 plus subscribers. So, I was just hoping na yung nadagdag is yung mga bagong discover lang nung channel natin. Pero, sana walang masyadong bago, no? Yan. So, anyway, kung bago ka man, welcome. Don't worry, hindi ka nag-iisa, marami tayo. Quiet lang yung iba, ako lang yung maingay. Ayun, so 10:15, nagtimpla lang ako ng kape. Sandali, guys. Ayan si Pia, nakikita niyo sa background. Hindi ko pinapatayo kasi naka boy leg shorts lang siya ng maiksing maiksi. So, alam niyo na, babae. Ayun, so kape-kape lang muna today. Hindi na ako magluluto ng breakfast ni Logan tsaka ni Pia. Si Pia kumakain, nagpapapak ng peanut butter. Hindi na ako magluluto, guys, ng breakfast kasi 10:15 na nga. So, magpe-prepare na siguro ako for lunch. So, try niyo akong samahan ngayong araw na to. The usual lang naman, wala pa namang mga bago sa amin. Si Pia is hindi pa rin nagsuschool. Hinihintay pa namin yung OT namin, kung ano yung desisyon. Anyway, yung buong kwento niyan later is ikukwento ko sa inyo mamaya-maya. Kasi ngayon, kailangan ko magmadali dahil baka magising na si Will at saka si Logan and yung halaman ko nakaharang. Ayan, baka magising na sila and kailangan ko na magmadali. Pero itatry ko kayong isama kung ano yung mga gagawin ko today. Okay? Ayan, so kahapon nagpunta rin kami ng SNR. Kung matagal ka na sa vlog ko, lagi kami namimili ng pizza, pepperoni, cheesy crust, tsaka yung chicken. Kasi ito, hilig to ni Pia. Kinakain niya yung mga cheese and pepperoni on top. Hindi yung dough, hindi niya kinakain yung dough. And then, si Will mahilig sa chicken. Ayan, and then meron kaming turon na hindi kinain ni Pia kahapon pa yata to. Medyo malambot na. Tapos ito kay Logan yung brownies. And ito papatikim namin to kay Pia. Kasi kumakain siya dati noong ube cheese pandesal na binibake ko. Ayan, and then kape-kape tayo, guys. Katulad ng sinabi ko, medyo magulo pa rin dito sa bahay kasi mag-isa lang ako nagde-declutter. Pero may mga changes na, may pahalaman na ako. Diyan-diyan ako nakatayo kanina. And then naglagay na ako nitong, ano ba yan, hanging shelves. Mayroon akong mga sansevieria na halaman, yung mga pwedeng low light. Ayan, may mga changes na, naglagay kami ng curtain dito. Curtain rod pala. Kasi yan yung parang pinaka-division ng sala namin tsaka ng kitchen. Lalagyan namin ng cortina. Siguro by next year na inuna ko lang yan. Kasi maglalagay kami ng aircon dito sa sala. Para hindi akit ng akit si Pia. Kasi pag summer ganon, mas mainit talaga sa taas eh. So dito namin, dito kami maglalagay ng aircon sa baba. Para dito kami sa baba mas malamig kasi. Pia, nagpapapak ng peanut butter. Hi ka, anak. Hi! Hindi ko ibababa, guys, kasi nga siya boy leg shorts na maiksi. Ano ba naman yan, anak? Pakita natin yung peanut butter. Yan. Peanut butter, yan ang favorite niya. Tapos, may baby boy. Sobrang daming galat. Ayan. Nagro-rotation na lang ako ng school. Nagro-rotation na lang ako ng toys. Hindi ba nandun sa aming bodega? So, habang nagkakape at nagpapapak si Pia ng peanut butter, ako ay nagwawalis at nagpapagpag. Kasi bago bumaba si Logan, kailangan maayos na dahil pagulong-gulong yung batang yun. Tapos, magmamap na rin ako. Yan. Kaya madaling-madali ako. So, mamaya ako na uli kayo. Babalikan, ha?
Hi guys, good afternoon. So we're back. It's already 4:30 PM na. Ako late na ako naligo. Kakaligo ko lang mga 30 minutes ago. Yung mga kids tapos na maligo. Si Logan nandito nanonood ng TV. Naputol yung tulog niya guys kasi lumabas kami sandali. Meron kaming binili. And then si Pia naman nasa taas. Isa yan sa mga changes pala na mababanggit ko later. Mas gusto niya parang mag-isa lang siya sa taas. Ganun. Alam niyo na, pag nagdadalaga, tapos nanonood lang ng YouTube, mga ganyan. So, habang nagkakape, since hapon na nga, mag-5 o'clock na, share ko na sa inyo yung mga pinagkabisihan ko and yung mga nangyari. Nothing bad naman. Naging busy lang talaga for the past almost 4 months na wala po akong vlog. But before that pala, gusto ko lang magbigay ng summary ng intro. Kahit medyo nandito na tayo sa middle ng vlog para po dun sa mga bagong pasok sa channel natin. Kasi as I mentioned, nung nag-stop ako mag-vlog 4 months ago, almost 4 months ago, nasa 10,000 subscribers lang tayo. And then now, biglang nasa 12,000 plus subscribers na agad-agad. So, ang daming pumasok na bago. And yung ibang mga group ng autism na pinagjo-joinan ko, parang nasa 9,000 lang yung members nun. So I was thinking na kahit sabihin natin kung totoong yun man yung mga members na nag-join din dito sa YouTube channel natin, ang daming bago, ang dami talagang mga bago sa autism journey. So yun, so para po dun sa mga bago, you can call me Ina, Mama Ina or Mami Ina. Nag-change before, ang intro ko is Mami Ina, kaya lang si Pia nag-change, tinawag niya ako ng Mama. And then yung bunso ko now is Mama na rin yung tawag sa akin. So I have 2 kids. One is, the eldest is Pia. She is already 10 years old. Siya po yung may autism. Meron akong vlog na ililink ko dito or dito, kung saan man dyan lumitaw yung link. Yung first time na yung paano malalaman kung may autism yung isang bata. Andun yung story kung paano, ano yung mga signs na nakita ko sa kanya. Before namin siya napag-decide na ipa-check sa developmental pediatrician. So around 2 to almost 3 years old nung nagpa-diagnose kami. Pero ang unang diagnosis sa kanya is speech delay muna. Kasi although may mga signs siya ng autism, hindi ganun ka-prominent. Ibig sabihin, when we say hindi ganun ka-prominent, hindi ganun kahalata or hindi pa ganun kalala yung symptoms. So, sabi ni Dr. Francis de Malanta, let's try muna na ma-rule out yung sa speech delay niya. Kasi, nung time na yon na pina-check namin siya, na nakalimutan ko, na parang wala-wala siya any single word na sasabi, puro sounds lang. And pag may hinihingi siya or may kailangan siya, usually hand over hand ang ginagawa niya sa amin. So hihilahin niya yung kamay ko, gusto niya ng water, iaano niya sa water. Hindi po siya nagpo-point before. And then after 6 to 8 months, bumalik kami sa developmental pediatrician namin, and that was the time na na-diagnose siya as autism. So yung aming developmental pediatrician is Dr. Francis de Malanta. Para po dun sa mga nagtatanong, it's private, so medyo may presyo po yung kanyang fee. Kasi maraming nagtatanong kung saan may murang developmental pediatrician. Unfortunately, hindi ko po na-experience dun sa mga mas mababa ang rate. Pero if you will join yung mga autism groups, marami pong nagsasuggest dun kung saan kayo makakapunta or makakapagtanong na mura yung kanilang professional fee. Kay Dr. Francis de Malanta, during that time, I think that 8 years ago, nasa 5,000 pesos. Yung assessment namin is approximately 45 minutes to an hour yata. Depende kung marami kayong questions, ganyan. Pero nag-range ng gano'ng katagal yung kanyang initial assessment. So, right now, 10 years old na si Pia, and marami nagtatanong about speech delay niya. Nagsasalita na ba siya? Hindi pa rin po. Yun, as blunt as that. Ang tagal kong hindi pinag-uusapan yon, pero pag-uusapan ko na rin in the near future kasi ayokong kumbaga manegahan yung ibang mommies na parang, oh, bakit hindi pa rin nagsasalita yung anak mo? So, baka yung anak ko hindi rin nagsasalita. I'll talk about it siguro in the next few vlogs. I promise na.
Pero hindi pa rin po siya nagsasalita, pero hindi na siya non-verbal kasi kaya niyang manggaya ng mga words. Ayan. Pero hindi siya conversant or hindi siya nakakabuo ng isang sentence, hindi siya nakikipagpalitan sa akin ng mga words. Ganon. Yun. So anyway, 4 months time walang vlog kasi nagkaroon ako ng work online. Ayan. Share ko sa inyo. Pero malamang, ano, nakuha ko rin lang to sa mga share sa mga groups eh. Yung working online. Kasi since nauuso ngayon yung mga virtual assistant, mga ganyan. So, wala po sa ganun yung linya ko talaga. Pero tinry ko lang siyang aralin. And may nagbigay sa akin ng chance to try it under influencer marketing. Okay naman. Kaya lang, after 3 months, nag-resign ako, dapat mag-change ako ng ibang path ng online jobs. Pero, nire-rehire ako uli nung dati kong, yung first na naging boss ko. So, may mga pinag-uusapan pa kami about the rates and projects. So, hanggang dun muna, hindi pa namin sigurado kung magpapare-hire uli ako. Ayun, so, bakit ko kailangan magtrabaho? Kasi na-share ko na rin dito sa vlog ko na to na meron ako mga plano for FIA and we are not getting any younger, so kailangan namin kumayod ng mas mabilis at mag-earn ng pera ng mas mabilis kasi ang pangat ng usapan no pera, pero aminin natin, autism parents, kailangan natin ng pera. Ayan, so yung ma-earn ko dapat doon sa work na yon is isa yun sa mga iipunin para makapagpatayo or makapag, yun. So, yung ma-earn ko sana dun sa aking mga online jobs na itatry is, yun yung iipunin para dun sa pagpapatayo or pagpapaayos itong bahay namin para maging therapy center or para maging parang home for the aged for autism people. Pero, katulad nga dun sabi ko sa plano, lilink uli dito or dito, yung vlog na yon, siguro mga 3 to 4 people lang yung, or person lang yung ma-accommodate namin dito kasi nga gusto ko komportable pa rin si Pia dito pagtanda niya. And then si Logan is hindi titira dito. We're planning to get another property for my son. So isa pa 'yun sa mga kailangan pag-ipunan. So yan ho yung mga ano, mga pinagkabisihan ko recently, the last 4 months na wala akong vlog. Talagang hating-hati yung oras ko. Before parang I've decided na i-drop muna yung pagba-vlog kasi instead na makapag-vlog ako is inaasikasa ko yung dalawang bata at naglilinis ako ng bahay. And wala namang katapusan yung pagde-declutter at paglilinis ng bahay kasi hindi nga siya tuloy-tuloy. So, now, kaya uli ako nakapag-vlog kasi tumigil muna ako nga dun sa work ko because we are, nire-rehire niya uli ako. Dapat mag-change ako ng path. So, in short, for now, nakapending muna yung mga offers na yan. Ayun, okay yung bayaran. Bayaran talaga. Okay naman doon, kaya lang kailangan talaga madiskarte ka sa mga online jobs. Ayan. Ang dami pong makikita dito sa YouTube na pwede niyong pag-aralan para makapaghanap ng mga pwedeng maging trabaho online. Ayan. So now, we proceed naman doon sa mga autism updates natin for my daughter. So let's proceed naman doon sa autism update. Since nag-stop ako mag-vlog, wala uling therapy si Pia kasi may namatayan yung OT namin and she would need to take a long leave. So wala kaming therapy for the last 3 months. So balik kami dun sa ako yung nagbibigay ng activities. So just to clarify po, since malaki na si Pia, very, very minimal na yung structured na parang OT namin dalawa dito sa bahay. Bihira na yung sit down therapy namin na ito ang gawin mo, ito ang gawin mo, hindi na ganon. Since malaki na siya, ang style namin ngayon is more on survival, daily activities, kunwari yung paliligo, yung pagkuha ng tubig, pagsasali ng tubig sa baso, kumuha ng kutsara, tinidor, what is this, spoon, ganyan, this is fork, this is teaspoon, this is glass or baso, this is cup, mga ganyan na. Hindi na po kami doon sa mga pang baby style or mas younger years na mga pagta-therapy. Sa amin po, as parents ni Pia, it's our personal decision na survival muna rather than academics.
So, kanya-kanya po yan eh. Kung yung anak nyo is high autism naman, high level siya ng autism, and may conversational or conversant, or parang meron lang siyang mga, alam nyo na, yung sa leveling ng autism, kung parang normal naman siya, okay lang yung academics. But in my case kasi, si Fia is level 3 autism. So, sobrang, ang dami pong delay sa kanya. So, hindi namin pinaprioritize yung academics. Although, syempre, tinuturuan namin siya ng mga, yung pagsusulat. Lalo na ako, tinuturuan ko siya yung tracing ng names, mga ganyan. Pero hindi ho yun yung aming priority. So, going back, yung sa activities namin habang wala siyang OT is more again on survival. Yung nadagdagan ngayon is mas magaling na siyang maligong mag-isa. Pasilip-silip na lang ako because kailangan kong ako yung maglagay ng shampoo kasi matatapon pa rin niya lahat pag siya yung nag-squeeze ng bottle ng shampoo. Tapos, dinodouble check ko pa rin yung paglalabakaran niya sa katawan niya. Kasi kung hindi, wala, parang chan lang niya or kilikili lang niya yung kukuskusin niya. Ang ginagamit niyang labakara na pinapagamit ko is yung sinusuot sa kamay para mas madali at hindi nalalaglaglaglag. So, better na yung paliligo niyang mag-isa. Better na yung pag-toothbrush niya. Yung pag-wash, after pupo, kailangan ko pa rin talagang i-double check para siguradong, sorry po sa kumakain, para siguradong walang natitira. Alam niyo, sa totoo lang, gusto kong i-normalize. Normalize, akala mo naman gusto kong i-normalize talaga, no? Yung mga gantong usapan na baka yung ibang parents kasi may maitulong din. Instead of napupunta tayo lagi dun sa usapang yak, kadiri, alam mo yun, privacy na nung anak niya yun, ganyan, hindi na nahiya tong nanay na to, kinakwento pa niyang, tinuturoan pa niya yung anak niya na maghugas ng puwet. Alam niya yung parang, sana wala nang ganun, di ba? Sana normalized in a sense na, ay mami, try mo to, mas maganda siguro kung subukan mong, kunwari, bidet or hose or something, or ilagay mo yung kamay niya sa puwet niya. Yung mga ganun, instead na puro pamimintas at puro pandidiri yung mga naririnig natin. Anyway, sana dumating tayo sa punto na yan. Ayun. And then, ano pa ba? Yun. Basically, yung kanyang how to take care of herself. Yes, my love. Mas naging better for the last 4 months na wala kaming therapy. Mag-hi ka sa kanila, love. Hi. Hi. This is my guapo boy. This is my guapo boy. This is the brother of Pia. This is the brother of our Pia. This is Logan boy. May pango boy guapo. Bali, tutubo din yung nose niyan. Ganyan din si Ate Pia dati. Parang medyo flat nose ng konti. Oh, go na. Go na doon. Go. Go, 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 go. Ayaw na. I'm just talking to them. Sige na, go na. Get the dino. Where's the dino? Dino. Oh, go to the dino. Go, 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 go. Ayun. So, okay. Ganyan talaga ako. Animated ako makipaglaro sa mga anak ko. Okay. Oh, wait lang. Andali lang, guys. Ayan. Binisan natin, guys, kasi si Logan makulit na naman. So, ayun. So, katulad nga sinabi ko, yung improvement niya is, ang galing na niyang talagang maligo. How to take care of herself. Kumbaga, na talagang namamaster na niya pa isa-isa. And then, nag-start na kami mag-trace ng complete name niya. Dalawa kasi guys ang name niya. So, Sofia Shiloa. Tapos, ang haba din ng last name, Pedido. Wait lang, anak. Putol-putol tayo. So, ayun. Ang haba ng name niya. So, hirap na hirap siya na isulat yung name niya. Kasi dati, ang tinuro ko sa kanya is Pia lang. Tracing ng Pia. P-H-I-A. Kasi Sofia. So, ngayon, tinry ko siya yung buong pangalan niya. Kaya niya pag ititrace. Pero hirap na hirap siya. Ang bilis mapagod. Nung kamay niya. So, I need more fine motor skills na gawin sa kanya para mas masanay siya. Hindi pa ako nagpupunta doon sa part na yung siya yung magsusulat mag-isa ng name niya tas ika-copy. Parang mas tinatry ko muna na talagang masanay yung kamay niya na may sinusulat. Mas, I prefer it that way. Pero in the near future, syempre, pupunta rin kami doon sa part na ika-copy na lang niya yung kunwari P-H-I-A. Ika-copy na lang yung hindi na niya kailangang i-trace. Dahan-dahan. Alam ko yung learning style ni Pia. Alam ko kung gaano katagal. Kumbaga nararamdaman ko since matagal na akong tumutulong sa kanya na mag-therapy dito sa bahay. Ano pa bang good? Yung pagiging ate niya kay Logan. Nakikita ko na pag may ginagawang kalokohan si Logan, mag-iingay siya.
Hindi niya ako necessarily tatawagan, pero tatawagin, pero nagme-make siya ng mga sounds na mga weird sounds like ang gaganyan siya. So pag tinignan ko si Logan, may tinatapon na tubig. Oh. Careful, my love. Nabubunggo mo 'yung lamesa eh. Ayan, so kumbaga parang nagsusumbong siya, nag-aano siya sa akin, kumukuha siya ng attention ko para makita ko kung anong ginagawa ng kapatid niya. So, yan yung mga ginawa namin in the last 3 or 4 months. Yan yung mga napansin ko sa kanya. Since wala kaming OT, walang ibang structured therapy or activities, survival mode again kami. Now, doon naman tayo sa mga behaviors, mga negative behaviors. Nako, ito na ang kinakatakot ko. And alam yan ng lahat ng mga parents na mas matagal na sa akin sa autism journey. Sabi nga nila yung puberty or yung adolescent stage ng isang bata is and autism doesn't go well. Kasi naririnig ko na rin din sa mga ibang friends ko na matagal na sa autism, yung mas mga may binata na talaga at dalaga na mas mahirap na i-handle yung mga anak natin the more na mas tumatanda sila. Then that's the reason why you need to focus more on their behavior, bata pa lang. Kasi hindi mo na basta-basta mai-correct yan kapag matanda na sila. So right now, yung behavior ni Pia is, I mean, I'm proud to say naman na marami naman kaming natakaw or marami naman akong nai-address nung mas bata pa siya. Kaya lang ngayon, sobrang kulit. To the point, meron ng point na napapalo ko siya. Merong point na talagang tumataas na yung boses ko. I guess yung pagtaas ng boses, mas regular yun kesa dun sa pagpalo. Kasi hindi talaga kami namamalo ni Will. Yung pag nagagalit kaming dalawa, more on talagang pagtaas ng boses. Although alam ko naman pong hindi correct yun. Pero as parents tayo, meron talagang saturation point. May mga time talaga na ganun. As long as nahuhuli pa rin natin yung sarili natin and nai-correct natin afterwards, okay na yon. So, sobrang kulit niya. Example, ano ba pinaka-example niya? Halimbawa, nagda-drive si Will. Isa sa mga pinaka-delikado, siguro nagda-drive yung tatay niya, nasa likod kami. Bigla siyang dudukwang dun sa harapan, kukunin niya yung phone. So, parang syempre, kung ikaw yung driver, kumbaga mawawala ka sa focus kasi bigla siyang dudukwang nung aagawin niya yung phone ng tatay niya. Kapag hindi binigay ni Will, alam mo yon, parang talagang pipilitin niya, yuyugyugin niya yung tatay niya kahit nagda-drive. So, mapipilitan na ibigay na lang yung cellphone. Pag may gusto siya, isa pa is pag may gusto siya, hindi siya titigil sa akin, kakakulit, hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. Kunwari, ano ba? Yung pinaka the best example. Halimbawa, gabi, kasi nauunang na makatulog sa kanya si Logan. So, nagpapa-breastfeed ako kay Logan, nakaside ako. Kunwari, dito sa left. Si Pia nandito sa right ko, nakahiga na rin, nagpapaantok. Yuyugyugin niya ako ng yuyugyugin hanggat hindi nakabukas yung TV or biglang nalobat yung iPad. Kailangan unahin ko siya. And before, hindi siya ganon. So, to the point na si Logan, hindi rin makakatulog or kung tipong nakatulog na ng konti, pero hindi pa malalim, magigising dahil sa sobrang kulit niya. So, minsan may mga times na nakaganyan ako, nagpapabreastfeed ako, papapalo ko siyang ganyan sa hita kasi ang kulit talaga. Talagang ngayon lang uli na test yung patience ko ng ganto kasagad kasi sobrang kulit niya. So, I have yet to talk to our OT kasi kakabalik lang sa leave ng OT namin. Naka-online pa rin po kami, hindi pa kami naka-face-to-face. Pero may mga inquiries na akong ginawa for face-to-face. I guess yung face-to-face namin is ang plano ko more on sped. So, hindi pa planchado. Logan, my God. Wait lang po. So, hindi pa planchado yung plano namin for sped and speech and OT kung paano yung setup namin. Yun nga, kakausapin ko muna yung OT namin kung ano yung recommendation niya. And we're thinking of getting a follow-up check-up with Dr. De Malanta anytime soon. Siguro mga October or November. Basta before matapos ang 2022. Kumbaga, kailangan namin plansyahin yan. Ayan. So, right now, naka-homeschool pa rin po si Pia. Hindi ko pa rin siya pinapapasok. Para po dun sa ibang mommies, huwag kayong maano sa sasabihin ng society na yung anak niyo hindi nag-aaral. As long as tinuturuan niyo sa bahay, parang para sa akin, mas personalized kung tayong mga magulang yung magtuturo.
And mas alam natin kung ano yung mga alam. Parang hindi siya sapilitan. Alam niyo na, yung traditional way, katulad sa atin no, na by first grading, dapat tapos na to. Second grading, tapos na to. Kumbaga, para sa akin, dun sa mga parents na gustong mag-homeschool din, mas maano nyo eh, mas mapipili nyo, mas mapapersonalize nyo kung ano yung mga ituturo nyo dun sa anak nyo. Again, ako wala akong specific na curriculum. Ang pinaka-guide ko lang is yung mga books na ginamit ni Pia dati nung dun siya sa prep ed. Kumukuha ako ng pang preschool, pang kinder, ganyan. Kasi hindi pa naman siya nag-grade 1 kahit sabihin yung 10 years old na siya. And hindi po ako kinakabahan, sa totoo lang. Mas gusto ko yung survival mode. Pero kanya-kanya tayo. Kung gusto nyong unahin yung academics, wala namang problema dyan. Kasi, yes, love. My God, ko, Mariosep, si Logan, sa mga may anak na lalaki dyan. Grabe, ang hilig ng umakyat nito sa mga lamesa, mga ganyan. Buti hindi pa nababagok. Yan. So, anyway, pero masaya po ako. masaya naman ako sa batang ito. Napakakulit. And in case you're wondering, hindi ko pa na-vlog uli, pero sabihin na natin yung result. Normal po yung pangalawa kong anak. Wala akong nakikita na signs. Hindi ko siya pina-check up kasi wala naman akong nakita ng signs of autism. Kwento ko rin yun sa mga susunod ko na vlog. Pero ngayon yung updates muna na mga shinare ko sa inyo kanina. And try ko nang i-upload to agad kasi alam kong marami na pong naghihintay sa updates natin. And may mga bago nga rin tayong pasok. Ayan. So, kung again, kung bago ka sa channel na to, tatagan mo yung loob mo, madami tayo. So, share-share lang dyan ng, ano, ng mga best practices and activities. Pero, sinasabi ko na as of now, huwag kang maniniwala na may cure yung autism kasi wala po. Hindi ako nagiging nega, yan yung mga hindi sasabihin sa inyo agad ng dire-diretso. So, huwag kayong magpapaniwala, huwag kayong magpapaloko dun sa mga nagsasabing may cure yung autism. Wala. Wala pa po siya ngayon, kahit tanungin nyo pa sa doktor ninyo. Yan. So, for now, ayokong isipin na negative yung iniwan ko sa inyo, no? Magagawa nyo pa ng paraan yan na mag-improve yung mga anak nyo, na kaya nilang tulungan yung sarili nila. So, maniwala lang kayo sa sarili nyo na kaya yung tulungan yung mga anak ninyo and kaya natin yan. So, tama na muna yung balde-balding luhang iniiyak ninyo gabi-gabi. Basta kaya natin yan. Hanggat kaya kong mag-share ng mga lakas ng loob ko. Ayan, ano ba yun? Lakas ng loob ko. Hanggat kaya kong, sabi nyo nga, parang ang strong ko. Hanggat kaya kong i-share yung lakas ko sa inyo, di i-share natin. Wala namang bayad yun eh, di ba? Hindi naman ako malulugi doon. So, ayan, promise, meron tayong mga vlog this week. Nakalinya na, nasabi ko na sa inyo, yung mga plano namin for ibalik si Pia. Hinihintay ko lang yung reply ng therapy center. And then, share ko na rin sa inyo yung kay Logan kung paano, I mean, kwento lang na wala kaming nakitang signs ng autism sa kanya. Hanggang dito na lang muna para ma-upload ko to today, okay? Saka ang ingay, kitang-kita nyo naman, talagang siningit ko lang kayo. Hanggang dito na lang for today. Thank you so much for waiting, guys, na makapag-vlog ako uli at pasensya na kayo dahil sobrang busy natin recently. Please don't forget to click the like button and subscribe to my channel kasi makakatulong po yun sa channel natin na makita ng mga ibang autism parents na katulad natin. So, bye! See you on my next vlog.